Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Joyce LaJoyce Pattern and Dressmaking Tutorial. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay paggawa ng Imelda Marcos na sleeve, yung tinatawag po nilang terno. Okay, maraming nagre-request niyan. So, kailangan ko na talagang ituro kahit hindi ko siya talaga paborito kasi hindi ko siya master talaga. At ako ay nahihirapan sa sleeve na ito. Dahil meron siyang by hand. So nagkakanda, tusok-tusok na yung daliri ko sa pagtahi nung kasi medyo makapal siya at saka matigas. Meron po kasi talagang master ang sleeve na ito. So hindi ko siya master sa totoo lang pero kaya kong ituro sa inyo. Okay? Yan, start na po tayo. So tutok natin sa table natin yung ating camera. Ito po siya. Ayan, ha? Ito yung manggas natin. So, itong manggas na to, ang size nito is small medium. Okay. Ngayon, ibibigyan ko kayo ng size, okay, ng sukat ng small medium, pero kayo na po ang bahalang magdagdag kung malaki ang braso nyo at saka kung mataba kayo. So, magdagdag lang po kayo ng lapad at saka ng haba. Okay po? Okay, start na po tayo. Dito po natin nalagay yung camera sa ating table at para po kung masasabayan nyo ako, sabayan nyo po ako. Okay, ayan. Tcharan! Ayan na. Ayan. Start na tayo. Tumbahan natin yung gamit. Ayan. So mahirap talaga kapag wala tayong cameraman eh. Ayan. So, pasensya na po sa aking kita ba? Paano ba ang tama ganito? Okay. So, start tayo dito sa ano. Kailangan meron kayong karton. Okay? Ito yung magiging guide natin. Yan, karton. Ang sukat po ng karton is 9 by 11. Okay. Ito 9. Bukan natin. So, ito na ha. Nakita nyo siya kung paano ko siya tinabas na ganito. Okay. Gawa muna kayo ng karton kung anong bilog ang gusto nyo. Okay. Ito siya. 9. Hindi siya masyadong ano ha. Pero ito dapat 9. Okay. 9 yung lapad niya. 11 yung haba niya. Okay. So, paano kayo magbibilog? Okay. Ganito ang pagbilog. Yan. Ito na yung ano natin. Yung papel natin. Okay. Ito. Okay. Dito, mag-allowance kayo ng panglupi. Ha? Dito. Okay, ito yung panlupi natin. Ayan. Ngayon, magsobra lang po kayo ng ano, ng 3-3-3-3, papaganon, tapos ito, yung sukat nito, yung haba niya, estimated lang po natin ito para po makagawa kayo ng manggas, okay? May allowance po ito, 10. 10 yung haba niya, ay yung lapad niya, okay? Yan na ha. Okay, ito yung lupi niya, mga 1 inch. Pasobra ng tela. Ito yung tela, ito yung ating base. Guide natin to guide. Okay, kailangan meron kayong karton para hindi kayo mahirapan. Kasi mahirapan kayo pag wala kayo nito. Okay, yan. So, paano kayo iikot ng karton? Ganito lang, lagi lang kayong square. Para hindi kayo mahirapan. Kunyari, ito yung ano natin. Yung tela natin, square-square lang siya. Ito yung 9. Okay, ganyan lang kayo. Yan, 9. So, kung nakikita nyo itong corner na to, ilan yung corner, yung sukat ng corner? 3 cm. Okay? 3 cm. Tapos dito, 3 cm din. Okay, tapos dito, okay, 8 cm. Yan. Okay, dito 3 cm, ito 8 cm, tapos ito 3 cm. Okay, connect nyo lang siyang ganun. Yan. Mag-ano lang kayo, mag-ground lang kayong ganyan para makuha nyo yung round dito. Okay, para makakuha kayo ng karton, yung round ng karton. O, kuha nyo na. Puro lang, square lang muna kasi kung mahihirapan kayo, kung wala kayong pangkurbada, kasi dito nakasalala yung ganda ng inyong manggas. Ayan o, okay? Yung ano ng inyong manggas, yung korte ng inyong manggas, dyan po nakasalalay. Pagkapangit yung korte nyo dito, ganun din ang lalabas dun sa pag-pleats nyo. Okay, yan na. Ngayon, sa karton nyo na, ito yung sa karton. Ngayon, dito, mula dito hanggang dito, 2,
inches. Okay? 2 inches ito. 2, tapos dito 2 din. Okay? Mark kayo dito. Yan. Kasi kukunin natin yung armhole natin. Ako yung armhole ko, kunyari, kasi gusto ko yung ganitong manggas. Yan. Ganito yung laki ng manggas na gusto ko. So, kinuha ko yung armhole ko. Armhole ko is 20. So, dito siya. Dito siya nag-20. So, gumuhit lang ako ng square uli. Okay, gumuhit lang uli ako ng square. Square-square. Para makakuha ako ng kurbada. Yan. Para makakurbada ako ng papaganon. Yan. Madali lang eh. Oh. Nagkurbada ako. Ito 20 to. Ito 20 inches. Okay, yung ano ko. Yung armhole ko 20 inches. Ayan na ha. So, tingnan nyo ha. I-fold ko siya. Ngayon, itong bilog na to, buksan na natin. Para ito na yung guide natin. So, dito, may four finger sa taas. Tapos, kumurba lang kayo ng papaganito. Tapos, ito, 10. Okay. May pasobra to ha. May pasobra to kasi magre-recut tayo nito. Hindi talaga to accurate itong tela na to. Itong tela na no, may pasobra. Tela to, ito yung guide natin. Kung gusto nyo, pwede nyo na rin itong ilagay sa gitna. Pero dapat plastic ito, hindi karton. Merong plastic ng x-ray, pwede nyo ipalaman sa gitna para mas maganda ang tayo. Okay, ayan na. So, gugupitin ko na to para meron tayong guide. Okay, yan na. Binupit ko na, binilog ko na siya. Yan. Okay, tatanggalin ko na to. Okay, eto na tayo. Buksan na natin to. Yan. Eto na yung guide natin. Magpi-pleats na tayo, ha? Yan. So, eto yung lupi natin, oh. Ayan. Eto yung lupi natin. Ilupi na rin natin siya ng ganon. Okay? Para tayong ano, gumagawa ng supot ng bigas. Naalala ko yung nanay ko noon, gumagawa kami ng supot ng bigas. Naalala ko ganito din. Yung supot ng semento. Yun ang hanap buhay ng nanay ko nung araw. Okay. Meron tayong allowance dito para kung gusto nyo nang magluwag ng manggas, meron tayong i-adjust. Okay? Ayan na. Sige, as pili ko siya. Teka. Pagkaganto po yung ano, yung style niya, is madali kayo makakapag-pleats. Okay? Pilihan ko siya, ha? Okay, yan. Ngayon, paano tayo, saan tayo mag-i-start ng pleats? Okay, ito yung center natin. Kunin natin yung center. Ayan na. Ito yung center natin, ha? Yan. Sa pag-pleats, kailangan laging, kahit anong gagawin nyo sa anong damit, kailangan kukunin nyo muna talaga yung center. Yan. Okay, center ito. Yan. Okay. So, ngayon, saan tayo mag-i-start ng pleats? Dito. Okay. Nakikita nyo to? Okay, baba tayo dito. Saan? Kung saan yung may bakante, baba ka na. Ganon. Oh, pleats ka na. 1. Okay? Gawin nyo muna sa papel, i-apply nyo sa tela, ha? 2. Okay? 3. Okay, dito tayo. 2. 3. 4. 5. 6, 7, okay, yan na. Makikita niyo sa papel, yung mga pleats, ayan na, 7 ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito yung center, yun, okay, yan na, may pleats na tayo, kita niyo ba, okay, dito naman tayo sa kabila. Ako dito talaga kasi ako nag-uumpisa eh. Ayan. 1. 2. 3. 4. Itong daliri nyo, kailangan kakapain nyo yung pleats dito. Okay, ito. Para makakuha nyo yung
yung bilog. Okay, ayan, ito, may pinagagamitan to, dito to. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, nakita nyo yung mga daliri nyo, ipatong nyo dito. Tapos, 5, 6, 7. Ayan, o, diba? Okay. Dati kasi hindi ako nagpa-pattern talaga, diretso ako sa tela, kaya nahihirapan din ako. Kaya maganda talaga pag may pattern ka. Sandali natin yung aspilo. Para pag ano mo sa tela, madali na. Okay, ayan na. Okay, nakapag-blitz na ako. Ayan na ha. Oh. Ngayon, nakablitz ka na. Ayun yung bilog mo, markingan mo na lang. Tapos gupitin mo yung tela. Ayan. Para yung tela mo maganda. Ayan siya. Okay. Ayan yung bilog sa loob, oh. Ayan. Ito siya. Ito yung armhole ko. Oh. Oh, di ba yung mga sobra, magugupit mo siya. Ayan. Huwag nyo naman gupitin ng todo. Mag-allowance kayo para sa piping. So, tanggalin nyo ito. Ayan. Okay. Ngayon, ayan na. O, di ba malinis siya? Kapag ginupit nyo to, ayan na siya. O, gaganon siya eh. Mabahala na kayo maglinis na ito, ha? Tinuro ko lang ang paggawa. Kayo na magpiping. Okay, eto. Eto, allowance nyo ito. Ayan. Okay, dito kayo mag-allowance. So, gandahan nyo yung piping nyo kasi dito, sa pagkabit, nakikita nyo naman kung paano ito kinakabit. Tuturo ko lang sa inyo yung manggas, pero bahala na kayo sa pagkabit. So, sa pagkabit naman, ayan na, oh. Oo, diba? Ang ganda. Okay, ayan, oh. Oh, pantay na pantay siya. Oh. Ayan na. Ngayon, okay. Ito na siya. Kayang diskartehan nyo na lang. Okay. Diskartehan nyo na lang kung paano siya siya papipingan. Okay. Pipingan nyo siya ng buo. Ng ano, ng nakabuka. Tapos ipiplits nyo uli. O pipingan nyo siya ng nakaplits na. O, ayan na. O, diba? So, ganda. Ngayon, meron pang isang idea akong sasabihin sa inyo. Kung meron kayong plastic ng x-ray na transparent, merong nabibili niyan eh. Ilagay nyo dito. Parang pinakapalaman. Kung ayaw, kung nahihirapan kayo na patigas lahat ito, hindi nyo naman kailangan lagyan to ng matigas na matigas eh. Konting patigas lang. Tapos dito lang yung matigas sa parte na to. Lagyan nyo siya ng palaman na ganito. So, para hindi siya malukot-lukot. Ayan na. Diba? So, pakitry po. Gawin nyo. Sana makita ko yung gawa nyo. Dahil ako, hindi ko talaga siya paborito. Kaya ko lang ituro. So, gusto ko. Kasi sa Pilipinas, gustong-gusto nila to. So, gawin nyo po. At pakita nyo sa akin yung gawa nyo. Pwede sa bata. Okay, sa bata. Ganun din. Di ba tinuro ko na sa inyo yung armhole? Okay, pwede sa bata. Pwede sa... Ito pang ano to ha. Size ito ng aking pamangkin. Si Judy Ann Batinggan. Ayan. Size niya ito. Ngayon, pwede nyo siyang lakihan. Magdagdag lang kayo ng one finger. One finger sa baba. Depende sa laki na gusto nyo. Okay lang. Hindi naman talaga pare-pareho ng size ang ganitong sleeve. Tapos, pwede nyo na rin siyang, pwede rin kayong mag-imbento or mag-design ng manggas nyo na pwede nyo gamitin itong ganitong technique. Okay? Thank you po.